Okay guys, good morning again. In this video, ituturo ko naman sa inyo kung paano gumawa na ito yung ano ay recording ng multiple image dito sa ano, magre-recording tayo ng isang slide picture. Tapos lalagyan natin siya ng music. Ito, through gamit natin dito sa OBS Live Studio. Ito ha, punta tayo dito sa ano. First, punta tayo dito sa scene. Ito, kung makikita mo dito, meron ditong plus. Mag-add tayo ng scene. Image, ilagay natin. Image, slideshow. Image slideshow. Ito yung pinaka file ng gagawin natin video. Tapos punta naman tayo dito sa plus. Mag-a-add tayo na sa source. Ito yung source ha. Mag-a-add tayo ng image slideshow. Ito. And then click OK. Dito naman nandito yung mga settings. Pili tayo ng halimbawa slide or swipe. Try natin itong swipe. Tapos okay na itong 8,000 milliseconds. Tapos yung transition speed 700. Tapos dito naman kailangan naka-loop siya. Check lang natin yan, loop. Ito, check. And then also automatic, ano lang siya, mamimili ka dyan kung ano yung gusto mo. Tapos syempre click mo itong plus, add files, and then hanapin mo yung hanapin mo dito sa folder at dito yung nakasave. Ayan. Pili ka lang na mga picture gagamitin mo, and then click OK, and then open, and then click OK. Ayan, kung makikita mo ganyan, ano siya, yung hindi siya masyado fit sa screen. Gagawin mo, i-right click mo siya, right click, and then punta ka dito sa transform and fit to screen. Yan na yung ano niya, yung nag-start na yung ano niya, yung sa slideshow. Ayan. Pagkatapos, kung gusto mo lagyan siya ng music, punta tayo dito sa source. Click natin yung media source. Add tayo ng music. Siyempre, click din natin itong loop. And then, browse. Hanap tayo ng music. Meron tayo dito mga nakasave na music. Ito yung collection of rock music. Piliin natin itong Marigold. Kailangan may mga nakaready na kayo ng mga file na music. And then click OK. Ayan, automatic na siya. Nag-play na siya. Yung music, check natin yun sa sound, sa audio mixer. Ito sa audio mixer, naka-play na yung ano niya. May sound siya, yung media source. Ayun. Then, punta ulit tayo sa source. Kung gusto mo na siyang i-start yung ating recording, click mo lang itong nasa right side, itong start recording. Or kung gusto mo naman lagyan siya ng
pangalan dito sa gilid, or kahit ganyan na lang play ng gusto mo. Gusto mo pa bang baguhin itong size light, or kung ano yung gusto mong ito, meron kasi siyang mga settings dito sa transition. Pwedeng slide, pwedeng fade, or pwedeng cut out ng cut. Try natin itong fade. Ayan siya, ganyan lang siya. Nag-fade lang siya habang nag-change siya ng picture. Pwede nyo pa siyang baguhin. Basta i-double click mo lang siya dito sa image slideshow. Pili ka lang dito pa nung gusto mo nung swipe or slide. Yan lang, yun lang piliin. Nagra-randomize na siya na mag-play. Ayan, pwede mo siyang gamitin sa live stream. Tapos kung ready ka na mag-recording, gusto mo na siyang i-record, click mo lang ito na sa right side para mag-start na siya mag-recording. Okay, click na natin itong recording. I-start ko na siyang click na yung recording para at least mag-record tayo ng slideshow with background music. Ayan. Gawin natin siyang mga 5 minutes. Ayan. And then, pwede mo siyang i-upload sa YouTube. Basta ilalagay mo lang siya yung slide. Ikaw na ang bahala maglagay kung anong gusto ng title ng ng video mo, or pwede mo siyang gamitin sa iyong mga live stream. Ayan yung ating sample ng ating pang slideshow animation. And ganyan lang po yung paggagawa ng ating slideshow recording gamit itong OBS slideshow.